Shout out to Rashina, sabi niya, Kuya, when are you gonna buy this po? I got you fam, and may story time tayo dyan. As you can see, medyo kulang na sila, no? Wala si Twirly. At alam nyo ba na pwede nyo na i-bundle ang Chicken Joy Bucket sa Kiddy Meal? Ayan, worth 624 pesos siya. Kinancel naman yung order kasi kulang ng Twirly. Noong una pa lang sa counter, tinanong ko na kumpleto sila. Pero sabi nila kumpleto, kaya lumipat tayo sa kabilang branch. Dito rin, no, mukhang ubos na. Sabi niya ng crew, kumpleto sila, so umorder muna tayo ng Sunday Twirl. Pero yun, no, fake news. Na-order na natin yung bucket at sinabi nilang kulang. Wala silang Jollibee, so bumalik tayo dito sa unang store at dito natin binili yung kulang, no, with Yum Burger. Yan, si Jollibee. So ano bang moral ng story natin? Both crews, although ayoko naman sila mapahamak, no, sinabi nila na kumpleto yung toys nila. Which is para sa akin, mali. Kasi tinanong ko na kagad kung kumpleto sila. Sabi nila pareho, kumpleto. Mas okay pa kung sinabi nyo, ay kulang po ni Jollibee or kulang po ni Twirly. Para alam ko na kagad na kailangan kong hanapin sa ibang store yung toy. So ito yung display toy na Hetty at Twirly na lang yung binigay sa akin sa kabilang branch. So hindi na natin ito ma-unwrap or unbox dahil naka-unbox na sila. At ito naman yung Yum Burger at si Jollibee. So as Filipinos, people pleaser tayo, no? Gusto natin parinig yung mga gandang bagay. Which is dapat, totoo lang sinasabi natin. Kung wala, wala talaga. Mas maiintindihan ng customer kung naset na yung expectation properly. So yun lang sa story time natin.